magandang araw na naman po sa ating lahat. So hayaan niyo po kong ibahagi sa inyo ang paggawa ng my own version of pork siomay. Sige na, tana at umpisahan na po natin. So dito po mga ka-analytics ay meron po akong giniling na pork na nilagyan ko lang po siya ng mga pampalasa. Nilagyan ko siya ng chopped carrots, spring onions, konting sesame oil, konting oyster sauce, at garlic, chopped onion, at nilagyan ko ng seasoning katulad ng pork shrimp. Pagkatapos ay nilagyan ko din siya ng itlog at saka cornstarch para maging silbing binder siya pag binilot na natin siya sa pinaka wrapper niya, siomay wrapper. So kinamay ko na lang siya mga ka-analytics kasi kami din lang naman ang kakain. So yan po, pag-haluhaluin lang po natin ang sangkap. So depende din naman po yan sa inyo kung anong gusto nyo pang idagdag. So remember, it's my own version. So magdidepende po yan kung ano pang gusto nyong spices ang idagdag. So yan mga ka-analytics, hinalo-halo ko lang po yan. At syempre nilagyan ko rin po yan ng konting paminta at asin. Depende na yan sa panlasa nyo mga ka-analytics ha. Yan na po. So yan na ang ating mixture. So i-ready na po natin siyang balutin. So mga ka-analytics, binasa-basa ko lang po ng konti ang ating siomay wrapper para po mas madali ganito siyang balutin. Katulad po nito at pipisil-pisilin lang po natin. Kagaya po niya. So mga ka-analytics, pag nabalot na natin, so ganito po ang magiging itsura na niya. So ilalagay na po natin sa steamer at ating i-steam ng 15 minutes. Tadang! Yan na mga ka-analytics, luto na ang my own version of pork siomay. So tandaan nyo po, magdidepende ang panlasa na aayon kung ano ang gusto nyo pang idagdag. So yan na po, yan ang texture ng aking pork siomay. So pwede nyo din naman pong gawing beef o shrimp, depende na po yan sa inyo. So happy eating everyone, and God bless, and see you for my next vlog. Sana ay may natutunan kayo sa akin ngayong araw na to. Thank you for watching. Bye bye.